pa dyan. Hanapin nyo lang. Hanap lang. So, next time naman po ako, hindi naman makakahanap. Oo, oo. Sige na, maghanap ka lang dyan. Kawai ko. Ano na, may nanap ka ng Easter egg? Saan? Yes! Salamat, kawai ko! Saan pa kawai ko? Sakto! Ayos. Elvis, bakit mo ba ginawa yun? Dapat hindi ka humingi ng tulong sa mga animals sa kakaway ko para mahanap yung mga eggs. Ano naman masama dun? Gusto ko lang naman makakuha ng maraming eggs. Diba kaway ko? Kahit na. Bad pa rin yun. Ako nga eh, may powers ako para sa mga plants, diba? Pero hindi ko naman lagi hinihingi yung mga tulong nila. Oo nga, Kuya Elvis. Kami ng mga bata, wala kaming powers eh. Pero nag-effort kami maghanap ng mga eggs. Oo, inyo naman. Gusto ko lang naman enjoyin maghanap ng Easter eggs, ha? Elvis, umaanda na naman yung kapilyuhan mo. Meron akong kilalang ganyan. Ito na. Noong unang panahon, may isang grupo ng mga kuneho na tinatawag ng Easter Bunnies. Sila ang naghahanda ng mga Easter eggs para sa mga bata. Kabilang sa mga kuneho na yun ay si Boggs. Kilala si Boggs sa pagiging, ay nako, pilya at palabiro. Laro ng laro. Tapusin na yan. Opo, ito na po. Uy, salamat. Tita Connie, ho. Tita Connie. Yun ang itawag mo sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mong bubuuhin yung pangalan ko. Nagtutunog ko niyo. Ang serious niyo naman po. Tita. Sino po sa tingin niyo ito? Si... Master Roger. Ang galing niyo talaga, Tita Connie, ho! Alam niyo, kapag si Master Roger ang pinag-uusapan, nag-iiba ang aura ninyo. Pumigil ka. Apo! Master Roger Rabbit! Master Rabbit, ang ibig ko sabihin ni Master Roger, sir. Niloloko mo ba ako? Bakit ganyan ang ginagawa mo sa mukha ko? Nag-i-experiment lang naman po ng mga bagong designs. Nag-i-experiment? O naglalaro? Kabago-bago mo sa trabaho, ganyan ang ginagawa mo? Kung kailan pa naman Sabado at kinakailangang marami na tayong natapos na mga itlog! Tingnan mo! Kakaunti pa lang ang nagagawa mo! Makinig kayo!
Kinakailangang matapos natin ang lahat ng mga Easter eggs in time sa distribution mamayang gabi at nang umabot tayo sa Easter egg hunt ng mga bata bukas! Naiintindihan nyo? Opo. Yes, Master. Balik sa trabaho! Sige na. Huwag mo ibulsa, ha? Hindi po, hindi po. Ay, ang ganda po. Akala ni Boggs hindi mapapansin ng mga kuneho ang ginawa niya. Bakit ganon? Yung huling bilang ko, 30 na to. Bakit kulang? Ako nga din po, Tita Connie. Kulang din ako ng 1 itlog. Bakit mo kinuha ang mga itlog ng mga kasamahan mong kuneho? Gusto ko lang naman pong mapabilis ang trabaho naming lahat. Kasi kapag shinare po nila yung Easter egg nila sa akin, mamimit ko na po yung quota ko. Shinare? Pag sinishare, binibigay ng kusa. Hindi ka naman nagpaalam sa amin. Ano bang sinasabi mo? Pasensya na po, Tita Connie ho. Magpapaalam naman po ako eh. Tita Connie! Pasensya na po, Tita Connie. Sorry talaga sa inyong lahat ha. Gusto ko lang naman na sabay-sabay tayong lahat matapos para makapag-distribute na tayo kaagad sa mga bahay-bahay. Eh, paano na nga tayo magdi-distribute? Eh, kulang na yung mga Easter eggs. Kagawa na naman kami. O, di sige, ibabalik ko na yung mga kinuha ko sa inyo. Ang si-serious niyo naman, nagjo-joke lang naman ako, eh. Joke? Joke? Yan ba ang tingin mo sa ginagawa natin dito? Joke? Hindi ko pwedeng palagpasin ang ginawa ko. Kinakailangan bigyan kita ng disciplinary action para matuto kang kuneho ka. Ibabalik mo ang lahat ng mga kinuha mong itlog sa mga kasamahan mo. At ikaw lang ang magdi-distribute ng lahat ng mga Easter eggs mamayang gabi. Pero may sarili din po akong kuta na i-distribute. Eh, di gawin mo! O gusto mong tanggalin kita sa trabaho? Ah, sabi ko nga po, gagawin ko na po. Tandaan mo, walang Easter Bunny ang nagpapakita sa mga tao. Huwag kang magpapakita. Tandaan mo. Wala na nang nagawa si Boggs kundi ang sumunod kay Master Roger. Umalis siya ng workshop, dala ang basket ng mga Easter eggs. Nagawa nilang lahat nila Connie at ng ibang mga kuneho. Nagpunta nga si Boggs sa mga bahay na assign sa kanya at kina Connie para i-distribute o itago ang mga Easter eggs.
Anong oras na? Hanggang sa makarating si Bog sa pinakahuling bahay. Tago ni Bugs natin ang Easter eggs. Saka para niya po matatago yun, eh may mga bata na po. Nakikita po nila si Bugs. So, gaya ng ginagawa natin kapag Easter Sunday, pagkatapos magsimba, mag-i-Easter egg hunt tayo! Yay! Sana sa'yo. Welcome! Thank you po. Tita, thank you po. Bakit eggs po ang hinahanap namin? Ayon kasi sa tradisyon, ang egg ay sumisimbolo sa resurrection or muling pagkabuhay ni Jesus Christ. At ang mga eggs na yan ay dinadala at tinatago ng Easter Bunny sa backyard o garden natin. Sige na po, Mama. Start na po kami. Tara na. Oh, ready? One, ready? Two, three, go! May alam pa yan. Uy! Oh, dito mayroon nata. Dito! Hindi nagpapakita ang mga Easter Bunny sa mga tao. Yun ang number one rule sa mundo nila. Kaya gagawa ng paraan si Bugs para hindi siya mahuli ng mga bata. Tama bang ubusin mo yung tubig namin? Sungit naman ito. Uhaw na uhaw lang kasi ako. Halaka, paano mo matatago ang mga yan? Imagine yung kids! Oo nga eh. I guess maghahanap na lang ako ng chance. Likod! Ayun na sila! May alam pa yan! Uy! Oh, dito mayroon nata! Dito! Oh, ate, okay ka lang? Okay lang. Kaskas na to. Sana makahanap tayo agad ng Easter egg. Tsaka Easter bunny din! Hindi sila magpapakita sa atin, sabi ni Mama. Para silang si Santa Claus. Eh di, Easter egg na lang. Doon tayo, oh! Sige, bili. Peter, wag! Baka may snake dyan, oy! Sana may egg dito! Kainis, wala naman. Yes! May egg na ako! Damahan ni Bugs ang saya ng mga batang nakahanap ng Easter eggs. Makararamdam siya ng gutom.
Di niya mapipigilan ang sarili, kaya kumuha siya ng isang Easter egg at kakainin na yun. Namamalayan ni Boggs, ilang Easter eggs na pala ang nakakain niya. Dala na rin ang puyat, pagod at kabusugan, aantukin si Boggs at makakatulog. Easter eggs? Ikaw ba yung Easter Bunny? Tama! Ako si Boggs Bunny! Ah, Boggs Bunny, yung napapanood ka sa TV, si Bugs Bunny? Sus! Wala yun! Mas cute ako doon! Bakit sad face ka na naman? Wala kasi ako nahanap na Easter eggs eh. Yun lang ba? Naku, walang problema. Marami akong Easter eggs! Hindi ko lang naitago lahat kanina kasi bigla na lang kayong dumating eh. Diyak ka lang, ha? Diyak ka lang! Oh, eto! Sa'yo na lahat yan! Ay... Naubos ko na pala lahat. Sorry. Ano bang pwede kong gawin para hindi ka na sad? Alam ko na! Alam ko na kung paano kita pasasayahin! Tara! Halika! Saan tayo pupunta? Tara! Napakasatawan kita! Kuya Elvis naman eh. Ano ba kayo? Parang nakita si Bugs Bunny. Naisip ko lang kasi kapag nalaman po ni Master Roger yung ginawa niya, siguradong papagalitan po siya nun. Hindi ba po talaga magpapakita si Bugs kay Lizzie kung hindi po siya umiiyak, diba? Eh, Lola, ano pong gagawin ni Bugs? Dahil curious sa pinaplano ni Bugs, sumama na rin si Lizzie sa kanya. Tara! Welcome! Wow. Ang ganda naman dito. Anong lugar to? Ang ganda, no? Mm. Ang laki. Alam ko na po yun lang gagawin ni Boggs. Bibigyan na po ng maraming Easter eggs si Lizzie. Mas marami pa nga po sa mga nakuha ko eh. Oo nga po, Lola. Di ba po, yun lang naman po yung magkapasaya kay Lizzie?
Yun lang ba talaga? Bakit may iba pa po ba, Lola? Walang ibang bunny dito ngayon dahil day off namin! Ano ba pwede natin gawin? Halika! Samahan mo ko, gagawa tayo ng Easter eggs! Upo ka dyan, dali! Ha? Ito. Yan. Lagyan mo dito sa loob. Wala nang inaksayang panahon si Boggs. Agad silang gumawa ni Lizzie ng mga Easter eggs. Nandiyan na po ang sabi mo. Bye! Abangin na ata. Mukhang. Mama! Hello! Teka, asa na ate Lizzie mo, Peter? Galing po kami sa playground. Pero wala po siya doon. Saan kayo nagpunta yung bata mo? Baka nandiyan lang yung sa tabi-tabi. Naghahanap ng Easter egg sa ibang bahay. Siguro nga. Ma! Pa! Lizzie! Lizzie! Bakit ang dungis mo? Saan ka ba nagpunta? Saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Pinag-alala mo ko yung masyado, lalo na yung mama mo. Oo nga. Ano ba ginawa mo? Naghanap po ng Easter egg. Wow, ate! Saan mo yan nakuha? Dun sa... sa house ng friend ko. Tama, sa house ng friend ko. Hindi lang namin ito basta hinahanap. Ginawa pa namin ito. Teka, sino ba yung friend mo na pinuntahan na yan at di ka nagpapaalam sa amin? Sorry po, mama, papa. Pero don't worry po. Promise ko po, hindi ko na po inuulitin. Dapat lang, anak. Lagi niyong tatandaan yung bili namin sa inyo ng mama niyo. O siya, magpre-prepare na ako ng merienda, ha? Mama, matutulungan na kita dyan. Sige, sige. Ate, pwede pahingi? Sige ba, share tayo. Open mo na. Cute. Uy, may bunny! Huwag kumiingay, please. Ate, nakita ko talaga! May bunny! Bigla lang tumakbo. Maniwala ka sa akin! Oo, oh, naniniwala ko sa'yo, pero secret na natin yun, ha? Thank you. Dahil nasaksihan ni Boggs Bunny ang kahalaga ng Easter eggs para sa mga bata, hindi na niya masyadong pinaiiral ang kapilyahan niya sa oras ng trabaho. Siniguro na niya na ang paggawa ng mga Easter eggs para sa next Easter Sunday, sigurado na siyang maitatago ang lahat ng mga itlog para sa mga bata. Okay. Nakaka-guilty naman po, Lola. Nakuha ko po lahat ng Easter eggs dahil naging madaya po ako at naging pilyo. Unfair po pala yun sa ibang mga bata. Sorry, Ate Alice. Sorry, Moira. Sorry din, Lola Garen. Yan niyo po, next time po magiging kagaya ko din si Bugs Bunny. Hindi na po ako magiging pilyo. Tama yan na po. Maganda yan. Dapat ayusin na muna natin yung ating mga attitude at bumangon tayong lahat sa ating mga pagkakamali. Parang yung pagbangon lang po ni Papa Jesus, no? Kasi ibig sabihin po ng pagbangon, may bago pong pag-asa. Pag-asa po na maayos yung mga mistakes natin. Yan naman talaga ang ibig sabihin ng Easter. New life, new beginnings. At kapag sinishare natin ang ating mga Easter eggs, para na tayo nagsishare ng bagong pag-asa at kaligayahan para sa lahat ng mga tao. Kaya po, happy po tayong lahat. Ay, ako. Tulad po natin, happy po tayo kasi punong-puno po ng love ni Lola Goren. Wow,
tama. O, naku, mga apo ko. Kaya mahal, love na love ko kayong lahat. Love na love din po namin kay Lola. Thank you. Na love. Thank you, mga apo. Happy Easter!